Welcome to my kitchen. I'm Chef Alyana Asistio, and this is Beyond the Plate Smart Freshness. Today, you are in for a treat. Samahan niyo ako as I cook my version of steak. Guess what, guys? Alam niyo ba, you can cook your own version of steak sa mga bahay ninyo? Imagine eating your favorite steak na sobrang juicy, perfect doneness, and sobrang tatal na steak at your own home. So I will share with you guys kung ano yung mga usually nagiging problems natin when we cook steak. Mostly, nagiging problem is 1, nagiging sobrang frozen ng steak. 2, sobrang overthrown naman siya. So what's nice about my higher fridge? I keep my steak inside the magic room and change the temperature to negative 7 degrees Celsius because it is the perfect soft freeze steak. So guys, tignan nyo. Right temperature yung meat natin. It's sobrang daling hiwain. I usually get a lot of questions when it comes to cooking steak. So ngayon, sasagutin natin yung ibang questions na yan. So number one, anong steak cut ba dapat? We have ribeye, we have T-bone. T-bone po, napakadaling makita kasi it's shaped like a letter T. Ang ribeye naman, which is yung lulutuin natin today, favorite ko siya kasi napakaganda ng marbling at may mga taba sa gilid. Siyempre gusto mo pag may steak, may taba sa gilid. So yung sirloin cut naman, yun yung ginagamit ng mga chef to make tapa. Marinated tapa, ganyan, sirloin po yun. So number two question na I usually get from people, no? Ano bang tamang marination? Ano bang tamang seasoning sa steak? Dahil simple, salt and pepper. But syempre, mahilig ako mag-try ng mga iba-ibang ingredients, I add butter or crushed garlic, which is yung gagawin din natin today. So start tayo with our olive oil. Yan, onti lang. Ang maganda sa olive oil, guys, kahit gano'ng taas yung heat natin, hindi siya masusunog. Same lang yung quality niya and yung taste niya. So, yan. So, tataka kayo, ba't hindi ko pa minamarinate, no? I want to marinate it sa loob. So, let's make sure lang na. Yan. Siyempre, yan yung gusto natin. Sounds every time nagluluto tayo ng steak kasi alam natin naluluto na yung taba. Sino ba dito ayaw ng taba? So, so next question guys na usually I get from people also, what's the best side dish? Mashed potato or garlic rice or minsan ang ginagawa ko din po yung pan na pinaglutuan ko ng steak. Dadagdagan ko na sobrang daming butter. Then I add more garlic pa. Tapos, konting seasoning. Yun na. Yung lasa ng rice mo, yun yung pinaglutuan mo ng steak. Yan. So, since yung cut na kinuha natin is the standard cut per steak, which is the 3/4-inch cut, yan, add na natin ng salt and pepper. Yan. Enough na po marinate the whole steak. Yan. This is good for 2 persons na. Yan. Siyempre, last natin ilalagay yung garlic. It's because mabilis siyang masunog. And ayaw naman natin kumain ng garlic na mabilis masunog. Look at the grill marks, guys. Nakikita niyo ba? Yeah. I'll show you. So, sa amin sa bahay, no, usually, hinahap ko to into 2 kasi 8 kami magkakapatid. And sobrang mahal siya pagka nag-iisang slices kami ng sisters ko. And syempre, nakakatulong din ako sa diet nila. Diba? So last, my favorite part, we add the garlic. Yan. So antayin na lang natin mag-roast yung garlic natin. Then we're done, guys.
usually pag nagluluto kami ng steak sa bahay, ang pinaka gumugulo sa akin is, eh, gusto ko medium rare, gusto ko medium well. Eh, eight nga kami magkakapatid. So, paano mo naman gagawin yun, di ba? So, gusto ko ituro sa inyo, yung tawag dito is the doneness touch. So, I'll teach you. Para malaman nyo kung medium rare yung kung rare yung steak nyo, hawakan nyo dito nyo. Yun yung texture ng lambot ng steak nyo. Pag ginawa nyo naman to, this is the medium well. Pag bumabot ka dito or dito, yun yung pinakalutin na ng steak mo. So, doon mo makikita when you try to press the steak using this finger. Yun lang, guys. Simple lang siya. So, luto na. So, itong steak natin, no, this is our Australian choice ribeye. So, minsan, tinatanong din ako, Chef, ano ba yung choice? Ano ba yung prime? Ano ba yung wagyu? Ano ba difference nun? So, yung choice, yun yung affordable kind of steak. When you say US, Brazilian, Australian, tas choice, affordable siya sa mga budget natin lahat. When you say prime naman, yun yung mga grass-fed, yung mga naalagaan talaga yung baka. So, yun. Kaya, mas mahal din siya ng onte kasi nga, iba din yung pinakain dun sa mga baka nyo. So, maganda yung marbling nila. Mas mahal yung grade ng steak na yun. So, wagyu, yun yung pinaka, parang pinaka, class, yung class A na nila. Pinaka number one na yun. So, wala nang tatalo dun pag sinabi mong wagyu. And we're done, guys! After 3 hours! Joke lang, 3 hours. So, guys, pipating na natin yung steak natin. Gusto ko lang sabihin sa inyo, you don't have to wait for that special occasion para magluto ng masarap na steak sa bahay nyo. So, para sa mga steak lovers dyan, pag kayo maya, share your own version of steak. Share nyo sa akin kasi pwede ko rin gayahin yan. And syempre, tatag ko kayo pag nasarapan ako sa mga version ng steak. So guys, bago tayo mag-close, please don't forget to follow My Plus Network sa Twitter and subscribe na sa YouTube channel namin for you guys to be updated sa mga newest dishes and recipes na lulutuin namin. Again, this is Chef Alyana Asistio. See you!